Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon, ang atin namang tutorial ngayon ay vb6. Vb6 pa rin syempre. Nandito tayo sa playlist ng vb6. So gagawin naman natin ngayon ay simple login. Simple login, walang database o walang kahit anong connection. Just ano lang, form lang. And then kailangan lang makuha yung tamang username and password. So open natin yung vb6 natin. Ito, pwede na ito, kasing laki nito na form na ito. Ito, pinaka-default niya. So, gagawin natin, palitan lang natin yung, siyempre ito, itong form natin, ayusin lang natin, punta tayo sa properties. So, yung caption, palitan natin ng login. Login, okay. Tapos, yung control, alisin natin yung control box, gawin natin false yan para wala siyang maximize, minimize, and yung close. So, lagay tayo ngayon ng label. So, ito syempre, gawin natin yung username. So, itong label, tatanggawin natin siyang false yung auto size para masukat natin siya. So, yung appearance 3D, tapos yung background, box style niya, transparent. So, okay na yan. Tapos ngayon, copy-paste natin to. Lagay tayo ng ito naman ay password. So, www.password. Yan. Okay, so meron na tayong username, password. Baba lang natin konti. Ngayon, sunod, lagay tayo ng text box. So, lagay natin yan. Tapos copy paste natin to, text box na to para sa ating password. Yeah. So ayan. So username, password. Tapos syempre kailangan natin ng button para sa login. Ito, sign in. Sign in. Tapos syempre copy natin 'yan, paste natin para naman sa close kasi wala tayong close dito, itinanggal natin. Pero pwede natin at alisin na lang natin itong close na button. Tapos dito sa may form, ibalik natin yung control box, gawin natin true. Tapos dito sa may ano, ito, itong border style, gawin lang natin siguro fix single. Yan, para yung close lane nandoon. So, sign in lang. Iwan natin dyan. Yan, okay na. Login natin. Ngayon, lagyan na natin ng code. So, syempre, ang code natin, dito magsisimula sa sign in. Kasi ang gusto natin, pag nilik natin itong sign in, i-check niya yung username and password. Okay? So, punta tayo ng double click natin itong button. So, ang gagawin natin, ganito. Dim user as string. User as string. Meron tayo doon isa. Okay. Tapos sunod, dim pass as string din. Okay? So ngayon, lalagay natin yung value, yung variables natin. So si user equals, malabas yung user, control. Equals natin, kanyari, admin. Tapos si pass, lagay naman natin to ay password. Yan. So ngayon, gagawa tayo dito ng if statement. So if user user not equal. Yan, not equal yan, yung ganyan. Sabihin, pag hindi equal kay admin, kasi yan yung username natin. Tapos, and yung wait, mali. So, ang bali pala. Ang gagawin natin pala, yung text 1 natin ang magiging username, text 2 yung password. So, ang nangyari ganito pala. text1.text equals user, not equals, parang ganun. Ibig sabihin, pag hindi ka pareho ni user, then, message box, login failed. Login failed. So, ayan. And if.
Ibig sabihin, hindi siya papasok. So, try muna natin. Okay, so walang laman. Sign in natin. Ayun, login failed. Kasi kailangan admin yung nakalagay dito sa ating username. So, pag nilagay natin yan yung admin, so yun, wala, ang error. So, para ma-check natin, lagyan natin dito ng else. Lagyan natin ng panibagong message box. So, message box, login successful. Yan. So, try natin. So, pag wala, login failed. Pag nilagyan natin yung admin, yun, login successful. So, okay na tayo dyan sa login. Ngayon, punta tayo muna dito sa designer natin. Ito, yung password, hindi naman kasi pag niran natin yan, yung password, makikita yung tinatype natin. Ayan. So, letter yung lumalabas. Gagawin natin siyang, tawag nito, parang encrypted. Kung baga yung mga madalas yung nakikita na asterisk or below. Pupunta lang kayo dito sa password card, yan, nasa properties niyan. Hold nyo yung ano, press nyo yung alt tapos 7. Hold nyo yung alt tapos press nyo yung 7 sa numpad. Yan yung lalabas yung bilog. So, magiging bilog na yung lalabas dito na text. So, try natin, run natin. Kung nag-type dito ay dito sa password, yan o, bilog na, hindi na siya letter. So, ngayon, gagawin natin, punta tayo dito sa if statements natin. So, if text1.text not equal sa kay user and text2.text not equal kay password, so kay pass, then yan, login fail. Excuse me. Tapos pagka tama, successful. So, try natin. So, kapag wala, yan, login failed. Lagi tayo ng ibang number, ay ibang text, so, failed, ito rin sa password, failed. So, ilagay natin yung correct username, tapos yung password, mali. So, oh, nag-login successful. So, dapat, ang mangyayari pala dapat, hindi end. Natin or. Dapat or. Ibig sabihin, kung yung text 1 o kaya yung text 2 hindi katugma ng user o kaya pass, magpe-fail siya. So, ulit natin. So, tama yung username, mali yung password. Yun, login failed. So, kung tama yung password natin, password, tapos yung mali yung username, yun, login failed. So, pag tinama natin ngayon yung username and password, oop, login failed. Kasi walang end pala. Try natin. Ayun, login successful na. Yan, simple login lang. Kung pwede yung i-connect sa database, pwede, ganito lang din yung, halos ganito lang din yung flow niya. Pagawa ka ng if statement. Pero syempre, meron kang SQL query. So, yun, hanggang dito lang muna. So, like, share, subscribe, and comment na rin kayo sa baba kung ano yung mga gusto nyong tutorial na talakayin natin. Siyempre, click nyo rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating tutorial videos. So, hanggang dito lang ulit. Hanggang sa susunod nating tutorial. Salamat.